What's up ulit mga kalikot? Ayan, kumusta mga kaibigan? Maging sa mga uwak, marami ng galit kay Juan de la Sag. Yan, bago tayo magpatuloy sa video na to, dun sa share ko sa inyo, ayan, may nag-comment kung bakit ko daw ginagawa ito. Ba't ko daw ginagawa itong pagde-debunk? Ayan, kung ba't hindi ko raw gawin para masubukan ko. Guys, sa video pa lang, hindi ko nagagawin yan. Kasi nga, nakita niyo naman, nakikita ko kahit konting bagay lang doon nakikita ko. Nahahalata ko siya kung totoo o hindi. Ngayon, susubukan ko pa. Hindi na guys, hindi ako pauhulog sa patibong na yan. And ginagawa ko lang yung pagre-react at pagde-debunk kasi gusto kong may warning yung iba. Ayan. Pero kung ayaw nila, wala problema. Gawin lang nila yung gusto nila. Ginagawa ko lang naman ito para sa mga nakikinig kay Juan de la Sag. Pero pag hindi, okay lang naman. Gawin nyo yung mga gusto ninyo. Walang problema. Kung sa bagay sa video na to, hindi naman nakasentro yung mga usapan dito patungkol dun sa mga debunk ko sa nakaraan. Magse-share naman ako dito sa video na to. Diretso tayo sa gagawin natin ngayon. Di ko alam kung anong brand to. Ito guys, oh, sabi nila lumiliit daw yung picture. And guys, oh, sunog. Kaya lang naman nasunog yan guys, dahil sa kanyang ito, napuputol siya. Ayan, napuputol yung isa. Kaya nadadamay itong isa. Ayan, itong dahilan kung bakit siya nasunog ngayon. Uminit siya ng uminit. Pero ito yung nauna. Napugtas siya. Napuputol mismo dito sa kanyang terminal. Ay, terminal. Dito sa dugtong sa kanyang terminal, papunta doon sa coil. Ayan, kaya nasunog ito. Ito ang sumunog dyan, hindi yun. Pero itong dahilan dito. Ayan, gagawin natin dito ay sana hindi nasira yung kanyang horizontal. Tatanggalin natin yung crunchy na yun, yung natutong na yan. Okay. Kadalasan guys, dito siya napuputol, oh. Dito. Kung hindi naman, kung hindi siya visible nandito sa loob. Basta sunog na yung kanyang resistor, yung ganito guys. Automatic dito yung sira. Okay na yan. Okay. Tapos guys, i-isolate natin ulit ng ano, spray paint. Pag hinihintay natin matayo, ito muna. Ayan, isang pure sine wave na inverter. Nasa 1,000 yata to eh. Ito ang nangyari, oh. Siguro ito nabaliktad nila sa kanyang terminal. Yan ang nangyari. Sumabog yung kanyang fuse. Ayan, siguro, dahil nadala na sila, nababaliktad. Ayan, oh, nilagyan nila ng diode. Boom. Ayan. Walang magagawa yan guys kasi pag DC ang pinadaan natin dyan, pinasok natin, magdadrop or magbabawas ng kuryente ang dumi ng kamay ko kasi yung tubing ginawa ko kanina. Okay, ganyan talaga, marumi yung kamay. Gagawin natin, tatanggalin na lang natin tong diode. Ito kasi yung nangyari, oh. Sunog-sunog. Iba pala, doon sa kabila. Ito sa kabila, yan, oh. Sabog siya yung kanyang MOSFET. Sana nga dalawa lang, hindi na damay yung isa. At hindi na damay dito sa baba. Ganito guys, pag sa tuwing nagtatanggal ng ganito, MOSFET, dapat maingat. Hindi kagaya nung ginawa ko sa isang vlog ko, yung welding machine, hila ko ng hila. Hindi ko naalala na double-sided pala, tapos manipis yung mismong board. Yan o. Oh. Ingat, baka sumama yung kanyang sleeve. Kampate tayo nakahinang dito doon pala sa kabila, hindi. Okay. Tapos guys, linisin natin to gamit ang toothbrush. Pwedeng panglinis guys. Pwedeng gasolina or lacquer thinner. Para matanggal natin yung kanyang sunog or yung carbon. Ayan, para malinis. Ayan guys, bago tayo maglagay ng MOSFET niya, kailangan guys, ayan, kailangan check natin yung kanyang mga transistor, tapos yung mga resistor papunta sa kanyang gate, ayun o, palatadong sunog yung papuntang gate, dalawa. Hindi lang dyan guys, pati dun sa kabila,
at baka pati itong mga transistor na to sira. Dito kanina yung may mga sunog na MOSFET. Ayan. Itong dalawang transistor na to, isa, dalawa, doon ko nilagay eh. Ito shorted guys. Shorted silang dalawa. PNP at NPN. Dito ko nagbase. Ayan o. Collector, emitter, shorted na siya. Pati yung isa. Ayan o, shorted na. Kahit baliktarin natin. Ayan, shorted na siya. Pero dito, ano, hindi siya shorted. Okay, yan ang hanapin natin. Ilalagay natin dito at sabog yung kanyang dalawang resistor. Kaya nasira yung MOSFET. Okay, nilagay ko na yung kanyang MOSFET. Ayun. Kulang kasi yung paa niya, dinugtudugtungan ko na lang. Tapos tinambakan ko na maraming lead. Okay. Ngayon, test na lang natin siya pati itong isang TV para sabay-sabay na. Ayan guys, nakasaksak na siya. Ayan, okay na. Napakadali. Yun lang, sira niya yung nasunog na yan. Okay, move on tayo dito sa isa. Tingnan natin kung hindi siya masusunog. Ang gagamitin natin ay syempre naman, mas maliit, mas mahina. Hindi na siya malakas. Madali siya madrain. Mas maganda kasi guys kung just in case may trouble dito, hindi siya masisira. Yan, okay, subukan natin. Ayan guys, meron siyang tunog. Nasaan ba yung output? Ito yata eh. Ayan, ito. Ayan guys, oh, meron siyang output na. Para masiguro natin guys na talagang AC yan, baliktarin natin itong test prod. Pagpalitin lang natin, baka may busy naman. Ayan, okay. Okay na siya. Baliktarin natin ulit para sure. Boom, okay na. Final natin, ilagay na natin sa bahay niya para hindi siya kawawa naman nasa labas. Malamig. Okay. Okay. Mas maganda guys, pag nagtatakip tayo ng ganito, i-discarga natin, tanggalin natin yung clip. Tapos pandarin natin para ma-full drain siya. Tapos yung kanyang malaking capacitor, gamit natin yung soldering, i-discharge natin yung kanyang malaking capacitor. Soldering, saksakan niya. Ganun lang. Para hindi sablay yung ginawa natin. Ayan, wala na. Para kahit hawak-hawakan na natin yan, wala na. At nakaw din yung kanyang switch. Patay na natin. Guys, yung ganito kasi, declip, tapos yung ganito kalaki, parang hindi na siya accurate eh. Mas maganda guys pag naglalagay ka ng terminal o yung kanyang wire, mas maganda yung titornilyo na. Hindi naman ito kakain pag naka-off eh. And mas maganda yung ganun para mas safe. Ito kasi pag clip, nagkakaroon ng loss kuminsan. Pero kung just in case na wala at wala pang pambili kagaya ko, mas maganda guys pag pinakain yung ganon, tulungan nyo siyang i-grip para kumagat siya. Susugatin niya kumbaga yung terminal. Huwag pakampatay yung clip lang niya, mas maganda tulungan natin. Yung dumi pati para kahit paano eh magasgas niya. Ayan. May nagamit ako nung ganito na yung tatak niya ay wala siyang brand, kundi yung nakalagay lang, the power that really moves. Kulay dilaw din yung ganito niya. Pero maganda. Malakas. Ayan. Pero ito, ewan kung malakas or hindi. Pero okay na rin. Shout out kay CDR King. Okay. Subukan natin. Okay. Ay guys, subukan natin sa electric fan. May ina lang naman yan eh. Yan. Ito kasi yung wire nyo, baka sabihin ng iba na may meke naman ako katulad ng mga amoy sibuyas na yan. Ayan. Yun lang yung sira nya guys. Subukan natin.
Ayan o. Boom. Oh, walang peke ha, mga may sibuyas. Ah, challenge ko kayo. Mag-upload naman kayo ng totoo. Ayan. Siya nga pala sa mga nakahalata kung bakit ganito yung background ko. Ayan, ganito guys yung background ko. Na totoo. Ayan. At ito naman pag meron ng effect. Ganyan naman tayo eh. Mas maganda, medyo maganda konting background natin para hindi naman siya nakaka hilong tingnan. Ayan, ganyan lang yung background ko kasi. Pero, o yan, tingnan nyo. Ayos na naman. Abangan nyo pala yung video natin sa reaction dun sa gawang Pinoy na free, ay hindi pala, self-sustaining energy ba yun? O, self-sustaining generator pala. Ayan, abangan nyo yung video guys kasi gagawan natin yon, gagawan natin. Basta maghintay lang kasi marami pang nakapila. Tatapusin muna natin yung mga nakapila bago natin gagawin yon. Salamat guys. Kita-kita ulit tayo next time. Stay creative guys. Huwag lang sa kalokohan ha. Ayan, salamat guys. Next time, kita-kita ulit. Paalam muna.